Magandang magandang araw po muli mga ka-polkal o mga ka-political calisthenics. Unang-una po sa lahat ay nais po munang muli kayong batiin ng isang magandang araw at kumustahin na sana kayo ay nasa mabuting kalagayan kasama ng inyong mga mahal sa buhay, ng inyong mga pamilya, ng inyong mga anak. At sana po ay lahat tayo ay nasa magandang kalagayan at magandang kalusugan. Well, sa araw pong ito ay akin pong tatalakayin ang tungkol naman po sa kaso ni Roderick Paulate. O kilala natin bilang si Kuya Dick. Kamakailan lamang ay I think noong November 25 ay nahatulan si dating aktor at dating konsehal ng Quezon City na walang iba kundi si Roderick Paulate ng hanggang 62 years sa kulungan kung ito ay kung ipa-implementa ang maximum penalty ng kaso niya. Okay, so ito po ay tungkol sa dalawang kaso. Unang kaso po ay under sa Republic Act 3019 of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Section 3. Ito po ay graft and corruption. At ito po ay may parusang 6 hanggang 8 years na pagkakakulong. Siya rin po ay nakasuhan at nasintensyahan ng 6 years hanggang 8 years ang maximum sa 9 counts ng falsification as public officer. Yung pong kanyang liaison officer at driver na sa loob ng 30 years ay nabsuelto po sa isang kaso ng falsification sapagkat siya po ay hindi napatunayan, katulad po ang laging sinasabi, na beyond reasonable doubt. Okay, sa 130 pages na desisyon ng Sandigan Bayan, actually ito po ay nagsimula noong i-expose ng investigador na mayroong mga ghost employees na nagaganap sa Quezon City. At na-identify nga doon ay si Roderick Paulate, Councilor Roderick Paulate. Naging konsehal, I think hanggang nag-start noong 2010 hanggang 2019. Hindi lang po si Roderick Paulate ang ibinulgar ng investigador. Ang nasa issue po ng investigador ay marami pong ghost employees na opisina ang gumagawa sa Quezon City. Pero sa dami po ng opisyales sa Quezon City, ang na-identify po ay si Roderick Paulate. Paano po bang nangyari yon? Kasi po si Roderick Paulate ay nag-hire ng di umano ng 30 job contractors. Ngayon, yung 30 job contractors na yon ay nagtrabaho sa kanya ng mula July yata hanggang December. At ito ay pinapasweldo ng tinatawag na 1530. Ibig sabihin, tuwing 15, kukunin ng sweldo at tuwing katapusan. Ngunit, ayon sa korte ay wala namang, hindi naman existing yung mga tao na ito. At nag-imbestiga nga ang ombudsman at kinasuhan si Roderick Paulate at sila ay found guilty ng ombudsman. So, kailangang idalhin ang kanilang kaso sa iakyat sa Sandigan Bayan para po litigation muli bilang isang government official. So, doon po sa Sandigan Bayan ay napatunayan na si Roderick Paulate ay talagang mayroong ghost employees. At ito po ang mga napatunayan ng mga
ng investigasyon ng Sandigan Bayan. Ano-ano po? Kasi po yung siyempre pag may ano ka, empleyado ka, merong records ng mga personal records ng empleyado. So, nung imbisigahan ng Sandigan Bayan, yung mga sinasabing empleyadong ito, yung job orders ng mga empleyado, walang birth, records of birth. So, hindi alam kung ilang taon, hindi alam kung kailan pinanganak, hindi alam kung saan pinanganak. So, walang birth certificate. Ibig sabihin, napatunayan po yan ang investigasyon. Ngayon, kung ito man ay totoo na empleyado, natuklasan din ng Sandigan Bayan na ni hindi mo lang ito nag-apply ng NBI clearance. Hindi mo lang ito nag-apply ng NBI clearance. Wala itong NBI clearance. Ngayon, doon naman sa mga lugar kung saan ito raw ay mga nakatira, ay wala pong mga ganitong tao sa lugar na inimbestigahan ng ombudsman. At tinignan rin kung pati po COMELEC, tinignan ng ombudsman kung may record sa COMELEC. Itong di umano'y mga empleyado or ghost employees ni Roderick Paulate ay hindi rin registered voters. Ibig sabihin, wala rin sa database ng COMELEC. Ngayon, meron din siyempre yung kailangan kung yan ay empleyado, dapat nakapag-aral yan. So, may nakalagay na mga school kung saan nag-aral ang mga ito, pero nung tinignan nila sa records, eh walang mga walang mga taong nag-aral sa school na yon. At yun nga na natuklasan na ayon nga sa mga records na pinanghahawakan ng opisina ni Roderick Paulate, tinatawag nilang personal data sheets ng job contractors ay wala doon mga falsifikado. So, ibig sabihin, hindi existing yung mga tao na yon. Paano po nag-ooperate itong mga ghost employees na to? Ay dito po pumapasok yung driver ni Roderick Paulate na 30 years na si Vicente Bahamonde. Si Vicente Bahamonde kasi ang pupunta doon sa munisipyo ng Quezon City para kumolekta ng mga sweldo na to. At yun nga, ang mga ito ay sumweldo ng mula July yata hanggang December. At milyon ang nasweldo ng mga ito na hindi naman existing yung mga taong ito. So, ang pananaw rito ng korte ay ito talaga ay ghost employees. Ngayon, tungkol naman po sa depensa ni Roderick Paulate, ang napatunayan lamang ng investigasyon o ng korte ay itong mga taong ito ay wala sa barangay, hindi residente, at hindi wala sa mga school na nabanggit na kanilang pinag-aralan. Pero ang sinasabi na ni Roderick Paulate rito o ng kampo ni Roderick Paulate, hindi raw napatunayan ng korte na ito raw mga job contractors na to ay mga peke. Sabi ng Sandigan Bayan ay talagang hindi namin matatagpuan itong mga ito. Lagi namin sinasabi sa inyo kasi may mga tumistigo na kasi ang ganito po ang sinasabi ng mga tumistigo pabor kay Roderick Paulate. Parang sinasabi nila na nung kampanya ni Roderick Paulate, may mga tumulong sa kanya sa kanyang kampanya. Ngayon, nung nagkaroon ng allotment si Roderick Paulate na binigay ng Quezon City Hall na para sa mag-hire ng mga certain numbers of employees, yung 30 employees po na hinire ni Roderick Paulate, yun po raw ay pinalabas ni Roderick Paulate na hindi niya nakilala o hindi niya na-meet ng personal sapagkat parang sinasabi niya na ipinagkatiwala niya sa kanyang mga staff. So yung kanyang mga staff ang siyang
nagpumunta sa mga supporters na barangay, na barangays ni Rodrigo Paulate, at nagrekomenda ng mga, at nagrekomenda ng mga 30 taong ito para magtrabaho. Ngayon, tinatanong, na-meet mo ba ng personal o na-meet ba ni Rodrigo Paulate ng personal yung mga taong ito? Ang sinasabi niya, hindi ko na-meet sapagkat pinagkatiwala ko na lang doon sa aking staff. Ngayon, yung staff naman, nung ang staff naman ang tinanong, na-meet mo na ba itong mga taong ito ng personal? Ang sabi niya, nung daw Christmas party, marami rong taong pumunta sa Christmas party na ni Rodrigo Paulate, at ang tingin niya raw, yung 30 mga empleyado na yon ay nando doon sa party, pero hindi raw siya familiar sa mga mukha ng mga taong yon. So sabi ng ombudsman ay talagang hindi mo maide-deny na talagang yan ay ghost employees. Huwag mong sabihin na ang na-establish lang ng korte ay yung hindi sila, na hindi sila nag-aral sa school na nakalagay sa kanilang record, na hindi sila kumuha ng NBI clearance, na hindi sila residente ng barangay ayon sa personal data sheet, na hindi rin sila butante. Hindi lang yun, na hindi talagang yun lang mai-establish ng korte, sapagkat hindi talaga mai-establish ng korte kung sila ay contractor o hindi, sapagkat they are not existing. Paano mo ma-establish na sila ay contractors? Eh, wala nga sila eh. Hindi nga sila contractors. Pangalan lang ang ibinigay ninyo, tapos gumawa kayo ng sarili lang mga ID para ipakita doon sa tuwing kayo mag-withdraw ng pera para sa sweldo ng mga ghost employees na ito. Kaya dahil dito, dahil nga nakabail itong si Rodrigo Paulate, ay sinabi ng Sandigan Bayan na, guilty ka talaga. Itong tinatawag nating beyond reasonable doubt. Ang hirap nitong takasan eh. Ang hirap takasan ng mga ebidensya ng, alam niyo po, ang aral na natutunan ko dito sa, o natuklasan ko dito sa kasong ito, ay kung talagang ang korte ay magpupursige, ang dali-daling makonvict nung mga government official eh. Alam niyo po, ang problema kasi rito kay Rodrigo Paulate, akala niya yung politika saka yung pag-artista ay pareho lang. Kasi pag ikaw bagong artista, pag nagkamali ka, take one, take two, hanggang take 100 kung gusto mo. Di ba? Sisigawan ka lang ng director, okay, mumurahin ka lang ng mga matatandang mga movie actors, movie actresses, tapos na yon. Pwede mong baguhin yung pagkakamali mo. Akala ni Rodrigo Paulate, alam niya, hindi niya naisip na itong mga kurakot sa gobyerno, hindi ito pagkaupo mo, mangungurakot ka agad. Nagmamadali kasi siya eh. Nagmamadali siya. Hindi mo niya pinag-aralan yung tinatawag na art of thievery. Kung paano ka magnanakaw. Itong mga corrupt sa gobyerno, bago nito na-master ang pagnanakaw, naghintay muna ito ng mga ilang taon eh. Pinag-aralan muna yung pasikot-sikot, yung humanap muna ng mga kaibigan, ng mga koneksyon. Yun ang dahilan kung bakit hindi itong mga malaking fish na to o malaking isda na to ay hindi na pakukulong eh. Kasi alam ko po kayo dyan mga nanonood sa aking YouTube channel. Alam ko po kung kayo man ay magko-comment, ang kasabihin nyo sa akin, maliit naman na isda si Rodrigo Paulate. Eh, yun nga dyan, ang dadaming libo-libo ang ghost employees, hindi nakukulong, laging na-absweldo. Yun nga ang sinasabi ko eh. Itong si Rodrigo Paulate nagmamadali. Ang pagnanako sa gobyerno, ay it takes time. Pag-aaralan mo muna. Eh, gahaman ito eh. Biglang gustong yumaman agad eh. Hindi mo na niya inisip na tulad ng sinasabi ko, sa gobyerno, bago ka magnakaw, kailangan imamaster mo muna yung art of thievery. Kailangan bago ka makapagnakaw, mamaster mo muna yan kung paano mo lulusutan. Hindi yung magnanakaw ka saka ka mag-iisip kung paano bulusutan. Ang iniisip po ng mga nagnanakaw sa gobyerno unang-una ay kung paano sila lulusot. Tapos saka sila magnanakaw. Yun ang hindi na perfect ni Rodrigo Paulate. Tapos mahirap, napakaganda ng ginawa ng
ombudsman at ng Sandigang Bayan. Sapagkat kung magiging ganito lang talaga kasi desidido ang ating mga korte, ay marami talaga makukulong eh. Alam niyo ang ginawa ng Sandigang Bayan sa kaso na to? Pumunta ang Sandigang Bayan sa elementary schools kasi may pangalan na dito raw nag-aral sa eskwelang ito. Nagpunta sila sa elementary schools, nagpunta sila sa high school, nagpunta sila sa mga eskwelahang tinutukoy na kung saan ang mga taong ito ay nag-aral. Wala po sila, kaya napatunayan nilang hindi existing yung tao. Nagpunta rin sila sa mga barangay. Sa mga barangay captains, kinausap nila. At sinabi ng barangay captain, hindi namin kilala yung mga taong yan. Hindi yan nakatira rito. O, dinapatunayan nila. Ano pa? Tapos, hindi lang yun. Pinuntahan nila pati yung COMELEC. Tinek nila sa COMELEC kung ito ba mga taong ito ay butante ba ito? Totoo bang ito ay existing o taong buhay? Ganoon. Sabi ng COMELEC, wala, hindi butante. Wala nga sa listahan namin dito yan. Eh. Wala dito sa aming record, sa aming data. Tapos, siyempre, pag magtatrabaho ka, kailangan mo ng NBI clearance. So, parang nakapagtrabaho yung mga ito, wala man lang itong police clearance, walang NBI clearance pa, lalo. So, sabi ng Sandigang Bayan, napakaganda ng investigasyon na ginawa ng Sandigang Bayan. Eh. Walang kalusot-lusot si Roderick Paulate. At ang masaklapan nito ay, sinasabi ko nga sa kanya, hindi pa niya namamaster ang pagnanakaw, nagnanakaw na agad siya. Lahat halos ng payroll na pinapasweldo niya doon sa mga ghost employees, pirmado niya. Pirmado niya. Ngayon, yung kanyang driver na naging niyang liaison, na in-appoint niya lang, ang sinasabi, yung appointment itong liaison niya ay undated, saka basan lang, parang siguro, verbal lang. No? Ito, ina-absweldo ito eh. Kasi ang akusasyon dito, siya raw yung nagpapalsipay ng pirma, ng signature. Eh, napatunayan naman ng korte na hindi maaaring mangyari yun dahil parang may rayuma yata yung kamay nung driver niya at hindi nga makasulat ng maayos. So, paano pa magpapalsipay yun ng mga signatures? So, doon na absuelto yung kanyang driver na ginawa niyang liaison officer. At yun eh, ang taon noon sa kulungan ay 10 years. Eh, si Roderick Paulate, in-apply lahat yung maximum penalty, aabot siya ng 62 years sa kulungan. Pero lagi ko po sinasabi sa inyo, wala pong 62 years sa kulungan. Wala pong habang buhay sa kulungan. Sa Pilipinas po ito, ha. Ayon po sa batas, ang pinakamatagal na ilalagi ng taong kriminal sa kulungan ay 40 years. Yun po titawag natin, reclusion perpetua. After 40 years po, lalaya na yung tao. Yung pong kasabihang kagaya nung desisyon kay Sanchez na 300 years, 200, 700 years, hindi po totoo yun. Salita lang po yun ng korte, parang ang sinasabi ay kulang pa sa'yo na 7 beses kang mahatulan ng habang buhay na pagkakulong. So, itong 62 years, hindi naman ito aabot. 40 years ang maximum kay Roderick Paulate. Kasi ito po ay by count. Pag ikaw po ay nag-falsify ng dokumento, by count po yan. Ang una po, ang falsification po, may parusang 6 months to 6 years. So kung maximum ang ipapataw sa kanya, 6 years times 9 is 54. 54 years po yun. Tapos, kung maximum naman ang ipapataw, ang graph naman ay 6 to 8 years. So, kung ipapataw sa kanya ay maximum penalty 8 years. So, 54 plus 8 is 62. Kaya po siya 62 years. Ngayon, kung siya naman ay, kung ipapataw naman sa kanya ay puro 6 months lang, aabot siya ng 10 years ang kanyang minimum. 10 years ang kanyang minimum. Hindi siya bababa ng 10 years. Yun naman ang required ng kanyang parusa. So, ang kanyang maximum ay 62, ang kanyang minimum ay 10 years. So, ilang taon ba si Roderick Paulate? 62. So, plus 10, 72. Pwede pa. Pero, tignan natin, sapagkat alam niyo sa Pilipinas, mabagal ang kaso eh. Kasi ito,
Sigurado ito, i-apply niya ito ng ano, appeal, hindi po ba? So pagdating sa appeal, ilang taon na naman yun. Tapos pag ang Court of Appeals ay nag-decision sa kanya na guilty ulit siya, may Supreme Court pa. Kaya ang dami nating korte sa Pilipinas eh. Imagine niyo, nagsimula sa ombudsman, o guilty siya, o para hindi ma-aresto, nag-bail. Ngayon sa Gusandigan Bayan, guilty ulit siya. Apply niya sa Court of Appeals. Kung guilty ulit siya, available yung kanyang kaso. Tapos magpipetition siya sa Supreme Court. So, tapos yung Supreme Court, yun na yung final na decision. Kung ilang taon pa ang aabutin itong kasong ito. At wag po tayong magsalita na, ko, maliit na isda lang naman si Roderick Polati. Tandaan po natin, mas maganda na hanggat maliit na isda pa lang siya, nahuli na siya. Paano kung lumaki pa yung isda na to? Gaano pa karami ang nanakawin ito? Hindi po ba? Kaya pag may nahuling maliit na isda, okay lang yun. Pero mas maganda kung ang mahuhuli at ang may papakulong ay malaking isda. Pero kung may makukulong na maliit na isda, pwede na rin. Sapagkat pag itong maliit na isda na to ay hindi na ipakulong hanggat maliit pa, pag ito lumaki na, lalong malaki ang nanakawin ito. Hindi po ba? At good luck na lang kay Roderick Paulate. Tingnan natin kung malulustad niya pa ito. Pero I believe this case is very tight. Kasi hindi ko alam kung paano mo madidepensahan ito eh. Kasi lahat ng tumistigo sa munisipyo, sinasabing hindi nakita yung mga empleyado. At lahat ng payroll, dumaan sa kamay ni Roderick Paulate, pirmahan niya. At lahat po ng impormasyon sa tinatawag na personal data sheets ay wala po, hindi po existing. Walang school, walang NBI clearance, walang COMELEC registration, walang birth certificate. Lahat po wala. Ibig sabihin talagang ghost. No? Ghost talaga. Kaya hopefully, ito ay magsilbing kahit panakot man lang doon sa magnanakaw pa lang na maliit pang isda. At sana sa pinapanalangin natin na dumating ang araw na yung malalaking isda ay mahuli naman pagdating ng panahon. At hanggang dito na lamang po tayo at ako po'y laging nagpapasalamat sa inyo sapagkat patuloy po kayong sumusubaybay sa aking YouTube channel. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. At ito po muli ang inyong lingkod, Consuelito John T. Gaviola, dito po lamang sa Political Calisthenics. Maraming salamat po muli sa inyong lahat at mabuhay po kayo.